Simple lang naman ang pangarap ni Genevieve Bandiala, maayos na pamilya at tahimik na buhay. Ngunit hindi na niya maabot ang lahat ng iyan. Dahil noong araw ng Linggo, ika-24 ng Hulyo, nalagutan na siya ng hininga. Si Genevieve, isang security guard sa Ateneo de Manila University, nasawi sa isang gun shooting sa universidad. Napasama siya sa mga nasawi ng paputukan ng baril si dating Lamitan Basilan Mayor Rose Forigay at executive secretary niya na si Victor Capistrano. Ang hinihinalang may sala, ang doktor na si Chow Chow Yumol na dating nakaalitan na ni Forigay. Si Genevieve na ginawa lang ang trabaho niya noong araw na yon na maalam sa mundo ng hindi inaasahan. Naulila niya ang kanyang may bahay at mga kaanak. Tubong Misamis Occidental, si Genevieve, 35 taong gulang, ay pangatlo sa 10 magkakapatid. Pangarap niya rin maging isang seaman. Ngunit hindi na niya ito natamo dahil kinailangan na niya magtrabaho bilang isang security guard noong 2006. Sa kanyang pagtatrabaho, nakilala niya si Christina na isa ring security guard sa Tutuban sa Maynila. Di kalaunay, nagkatuluyan sila at nagsama ng 8 taon. Hindi man sila nabiyayaan ng sariling anak, tumayo naman siyang ama sa anak ni Christina. Actually po, wala po kaming anak. Bali, may anak po ako sa una. Pero kahit po ganun yun, parang tinuring pa rin po niya na tunay na anak yung anak ko. Sa tagal ng kanilang pagsasama, malinaw sa kanilang dalawa ang nais nilang gawin hanggang pagtanda. Yung plano po namin talaga, patayo sana po kami ng bahay pag-iipon. Mapagtapos po namin yung anak ko. Yun po, tapos pagkatapos po nun, plano po sana namin umuwi na kami ng probinsya para doon na po kami titira. Dahil pareho silang abala sa trabaho, laking hinagpis ni Christina na hindi man lang niya nakausap si Genevieve sa mismo araw kung kailan ito binawian ng buhay. Yun nga po, kasi hindi po kami masyadong nagkausap. Gabi lang po kami, huling ano namin nagkwentuhan. Yun lang po nung gabi na yun. Tapos madaling araw po kami gumigising kasi maaga po ang duty namin. Nauna na po siyang umalis, ako na huli, pumasok. Nabalitaan na ng... Nabalitaan ko na lang po ang ano nang nangyari sa kanya. Tumawag po yung officer niya sa akin. Yun daw po yun. Hanggang sa pumunta po kami ng ospital kasi nandun na po siya. Mabuting tao at hindi makasarili. Ganyan ilarawan si Genevieve Bandiala ng kanyang pamilya. Ngunit dahil sa kanyang biglaang pagkawala, ang tila sinag ng araw na dulot niya sa kanyang pamilya, nagmistulang kulimlim. Si Genevieve inulila rin ang kanyang mga kapatid at mga magulang. Ang hindi nila malilimutan, ang pagiging hindi makasarili ng kanilang kapatid. Sobrang bait, malambing lahat. Kaya nga nakakamiss namin. Matutulungin. Yan ang din namin makakalimutan. Halos po lahat ng financial na itulong naman po niya sa amin. Hindi po kami niya pinabayaan. Mula pagkabata pa lang daw, ay pamilya na ang prioridad ni Genevieve ayon sa kanyang ate. Kahit anong bagot niya, kinakaya niya lahat. Makakatulong lang po siya sa pamilya. Talagang hindi niya po talaga pinabayaan? Hindi po, malabis ha. Nandyan pa siya lagi sa amin. Kahit hinahirapan siya, nandyan pa rin po siya. Ayun po. Kaya nga't napakalaking dagok sa kanila ang pagkawala ni Genevieve, lalo na sa ina ni Genevieve na may karamdaman. Sobrang nahihirapan. Nawalan kasi ako kasi yung mother ko. Kakaano lang po kasi may sakit. Kahit sa kanya mga katrabaho, nagmarka ang pagiging mabuting tao ni Genevieve. Wala po silang ibang sinasabi kundi napakabait na tao nun, marunong makisama. Lahat kaibigan niya. Wala po siyang pinipili. Pagtrabaho, trabaho po. Ginagampanan po talaga niya kung ano yung trabaho niya. Hindi siya nagpapabaya.
Asawa, kaibigan, kapatid. Dahil sa busilak na kalooban ni Genevieve, marami ang nagmamahal sa kanya. Kaya't humihingi sila ng hustisya para sa kanya. Sana mabigyan ng hustisya kasi napakahirap. Hindi nga po kayo nanggapin. Sana matulungan kami. May bigay hustisya kapat sa kapatid ko. Sa mga nais tumulong sa mga naulila ni Genevieve, narito ang detalye. Sa pagkamatay ni Genevieve Bandiala, hindi lang buhay ang sapilitang binawi. Nasawi rin kasama niya ang pangarap para sa kanya ng kanyang pamilya at minamahal na asawa. Jairo Pulyedo, Rappler, Quezon City.